Good job, PBBM! Dahil sa kanyang karunungan, mas madali na tayong makakabili ng mga advanced na weapon para sa ating armed forces. Mga ka-Pulse Point, may malaking usapin ngayon sa ating bansa. Isang 50 billion pesos na budget ang ininungkahi para sa modernisasyon ng AFP. Pero sapat na ba ito? At kasabay nito, ang US ay naglaan ng 500 million para sa ating defense. Habang ang ating credit rating ay umangat sa A- rating, ang tanong, ano ang tunay na dahilan sa likod ng mga ito? Hindi kaya may mga bagay na hindi natin agad nakikita? Sa video na ito, aalamin natin kung paano ang mga pundong ito ay maaaring magdala ng pagbabago. Pero may mga panganib din na dapat tayong pag-isipan. Stick around! Dahil malalaman nyo ang mga bagay na maaaring makaapekto sa hinaharap ng ating bansa. Sa panahon ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, maraming Pilipino ang nangangamba sa seguridad ng ating bansa. Kaya naman, malaking usapin ang budget para sa ating armed forces. Ngayon, isang bagong pondo na 50 billion pesos ang iminungkahi para sa 2025. Yan ay 25% na mas mataas sa kasalukuyang 40 billion pesos na budget. Ito ang pinakamalaking budget na ilalaan sa modernisasyon ng AFP sa kasaysayan ng Pilipinas. Ayon kay Surigao del Sur, 2nd District Representative Johnny Pimentel, ang 50 billion pesos na ito ay para sa modernisasyon ng AFP. Mula sa pagbili ng missile corvettes mula sa South Korea hanggang sa iba pang proyekto. Pero ang tanong, sapat ba ang pondo na ito? At paano natin masisiguro na magagamit ito ng tama? Pero may twist. Tandaan natin na ang pagpapatibay ng budget ay nasa kamay ng Kongreso. Sa August 29, ipagtatanggol ng Department of National Defense ang kanilang budget proposal sa House Committee on Appropriations. Sa madaling salita, dadaan pa ito sa butas ng karayom. Remember, parang Manila Zoo ang Kongreso, napakaraming crocodiles. Ayon sa revised AFP Modernization Program Law of 2012, ang DND ang namamahala sa pondo para sa modernisasyon. Ang pera ay ilalabas lamang pagkatapos mag-submit ang DND ng rekomendasyon mula sa isang Bids and Awards Committee. Noong Abril ngayong taon, naglabas ang Department of Budget and Management ng 6 billion pesos. Ito ay para sa dalawang missile corvettes na inorder ng gobyerno mula sa South Korea's Hyundai Heavy Industries. Ang mga barkong ito, na nagkakahalaga ng 28 billion pesos, ay inaasahang maideliver sa Philippine Navy sa pagitan ng taong 2025 at 2026. Sa kabila ng malaking pondo, bakit tila ba kulang pa rin? Ano pa kaya ang mga proyekto na hindi natatapos? At paano maaapektuhan ng delay sa submission ng mga recommendations ang ating depensa? Kasabay ng AFP budget, ang US kamakailan lang ay biglang naglaan ng $500 million para sa ating depensa. Ayon kay US Secretary of State Antony Blinken, ito ay isang once-in-a-generation investment para sa ating military at Coast Guard. Pero bakit biglang agresibo ang US sa pagtulong? Kasama ba ito sa ironclad commitment na binanggit ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo? Habang pinag-uusapan natin ang pondong ito, hindi pwedeng baliwalain ang sitwasyon sa South China Sea. Isipin nyo, halos lahat ng tubig doon ay inaangkin ng China at naglagay pa sila ng mga artificial islands na puno ng military equipment. Nitong nakaraang buwan, si President Ferdinand Marcos Jr. ay nagpasalamat kay Biden at Austin para sa tulong na ito na sinasabing mas naging agile na ang Pilipinas sa pagresponde sa mga insidente sa West Philippine Sea. Pero sapat na ba ang modernisasyon na ito? O kaya ba tayo binibigyan ng pondo ng US ay dahil mas kailangan nila tayo kaysa sa kailangan natin sila? Or at least, yan ang chika ng mga anti-US. Remember sa last video ko na ang Pinas ay kasama sa kanilang Pacific Deterrence Initiative or PDI.
isang bilyong-bilyong dolyares na programa para pigilan ang China sa kanilang pangbubuli. And kung sa tingin nyo ay malinaw na ang lahat, wait until you hear about how this funding might pull the Philippines into a larger geopolitical conflict involving not just China, but other ASEAN countries. Remember, may territorial dispute din tayo sa Vietnam at Taiwan. At idagdag mo pa yung Sabah na hawak ngayon ng Malaysia. Mga ka-Pulse Point, ang $500 million na tulong na ito ay maaaring maging dahilan ng lakas ng ating depensa. Pero baka maaari rin itong magdala ng mas malaking panganib. Ano sa tingin nyo? At hindi lang yan, mga ka-Pulse Point. Kamakailan lang, ipinagmamalaki ni President Ferdinand Marcos Jr. ang bagong A- credit rating ng Pilipinas. Sinasabi niya na ito ay magdadala ng mas murang pautang at mas maraming investments. Ayon kay PBBM, ang bagong rating na ito ay isang manifestation ng mataas na kumpiyansa ng mga investor sa ekonomiya ng Pilipinas. At totoo naman, ang A- rating ay magpapababa ng borrowing costs ng gobyerno, negosyo, at pati na rin ng mga ordinaryong Pilipino. Pero, sapat na ba ito para maramdaman ng ordinaryong Pilipino ang epekto ng paglago ng ekonomiya? Bagamat maganda ang tunog ng credit rating upgrade, ang pinakamahalagang tanong is kung ito ba ay makakatulong sa pagpapalakas ng ating armed forces? Well, yes. Hindi man direktang nagbibigay ng pondo ang mataas na credit rating, pero may malaki itong epekto sa kung paano natin mapupunduhan ang mga proyekto. Paano nga ba? Ganito yan. Unang-una, dahil sa mataas na credit rating, mas mababa ang interest na kailangan bayaran ng gobyerno kapag nanghihiram ng pera. Ibig sabihin, mas kaunti ang gasto sa pagbabayad ng utang at mas maraming pera ang pwedeng ilaan sa mga proyekto tulad ng AFP modernization. Pangalawa, ang A- rating ay nagbibigay kumpiyansa sa mga investors na ang ekonomiya ng Pilipinas ay matatag. Dahil dito, mas maraming foreign investments ang papasok sa bansa at ilan sa mga ito ay maaaring gamitin para sa mga proyektong pangdepensa. Pangatlo, dahil mas mababa ang interes na binabayaran natin sa utang, nagiging mas flexible ang budget ng gobyerno. Ang perang natitipid mula sa mas mababang interes ay pwedeng ilaan sa mga priority sectors. Kasama na dito ang AFP modernization. At panghuli, ang mataas na credit rating ay nagpapadali rin sa Pilipinas na makahiram ng pondo mula sa international financial markets. Mas magaan ang terms ng loans at mas madaling makakuha ng grants na pwedeng gamitin para punduhan ang mga modernisasyon ng AFP. Ang lahat ng ito, mula sa $50 billion budget para sa AFP, $500 million na tulong mula sa US, hanggang sa credit rating upgrade, ay tila ba mga hakbang pasulong para sa ating bansa? Pero ang tanong, sino ang tunay na makikinabang? Ang mga Pilipino ba o ang mga crocodiles? Ang pondo bang ito ay talagang para sa kapakanan ng bawat Pilipino? O may mga bagay na hindi natin nakikita? Mga ka-Pulse Point, habang ipinagdiriwang natin ang bawat tagumpay at tulong na dumarating sa ating bansa, kailangan nating bantayan ang bawat hakbang. Ano kaya ang mga susunod na mangyayari? I-comment nyo ang inyong opinion at huwag kalimutang mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang mga susunod na updates tungkol dito. Habang tumatanggap tayo ng tulong at pondo, kailangan din nating magtanong, ano ang kapalit nito? Sa susunod na video, tatalakayin natin ang mga susunod na hakbang ng gobyerno at kung ano ang maaari nitong maging epekto sa bawat isa sa atin. Kita-kits, mga ka-Pulse Point!